Ikaw tayo. Uy! Pero tama, tama, tama. Sumobra lang. Kulang lang, kulang lang. Pili ka talaga sa puso. Yeah. Yari. Yari. Ano pa? Ito. Anong favorite movie ko na ginawa ko? Kasama ako? Hindi. Sige, yung kasama ko muna. My First Romance. Ang galing mo talaga. Ang galing mo. Eh, dahil. Wala, ano tayo dun eh. Raw, innocente, ganun. Baguettes. Oh. Okay. Diba? Pero ang totoo niyan dahil kay Mitch Dulce. Akala ko dahil kay Hart. Ah! Charot! Ayun pa. Eh, yung ano, yung hindi ka kasama. Ah! Honor Thy Father. Ay, hindi. Hele. Hele, no? Dahil? Kasi pinaglaban mo yun? Yung honor, oh, pinaglaban ko talaga yun. Pero yung Hele, kasi parang yun talaga yung sumampal sa akin. Parang pakiramdam ko parang ano, parang bago sa akin ulit yung ginagawa ko. Oh, di ba? Alam ko. Rose Tanks. Tama ka. Galing mo. Those two. Talagang unforgettable. Di ba? Alam ko lahat eh. Tanong mo na rin kaya ako kung sino yung first love mo. Isa mo? Tayo na no, lang naman nag-uusap dito. Hindi na. Huwag na. Okay na yun. Sige na. Oh, hindi. Ano na lang. Ito. Great love mo. Huwag na nga. Wow! Na, naniniwala na. Close na nga. Close tayo. Sobrang close na. Wow! Biglang ang bilis na convince, ha? Sige, hindi. Ito na lang. Ito na lang. Ito na lang. Para kasi, alam ko, lagi natin pinag-uusapan yan. Kailan ako pinakamasaya? Kapag kasama mo si Elias. Kailan ako pinakamalungkot? 5. Uy! Teka lang, may countdown. Teka. 3. Teka. 2. 1. Pag mag-isa ka. Pag mag-isa ako. Oo. Galing ko. Close na close talaga tayo. Huwag ka. Ikaw, mag-isa ka dyan? Kasama ko si Regema. Hindi naman ako mag-isa. Pero kanina pa ako mag-isa nagre-request sa mga gusto kong makausap. Ayun lang akong kausap. Ikaw? No. Mag-isa ako ngayon eh. Wala kang kasama? Wala sa anak mo? Nandito. Pati si Ate Sol nandito. Sa baba. Hindi ka naman pala mag-isa. May kasama ka naman. Ano eh. Hindi ako mag-isa. Pero parang mag-isa. Yun, parang yun, alam ko nakakausap kita minsan, nakakausap ko rin sina Jobert, mga kaibigan ko, pero iba pa rin eh, parang may pag-iisa pa rin eh. Alam mo yun, parang ito yata yung pinakamalungkot na uri ng pag-iisa, yung tipong napapalibutan ka naman ng ibang tao. Pero hindi mo lang alam, hindi mo lang masabi kung saan ang gagaling yung pakiramdam na nagsasabi na mag-isa ka pa rin. Yung alam mong dapat masaya ka. Kasi okay ka naman, maswerte ka. May bahay ka. Nakakain ka ng higit sa dapat sa isang araw dahil kahit nasa lockdown ka. Nakapag internet ka. So, di ba dapat masaya ka na? Dapat papasalamat ka na lang. Matututo kang makontento kung ano meron ka, kung nasan ka. Kasi, pucha, yung
iba nga, wala nang makain eh. Saan? Okay, namamatay na. Tapos, ako okay naman, maswerte nga. Pero hindi lang, hindi lang talaga masabi kung saan gagaling yung bakit may ganito kang nararamdaman. Sama eh, no? Parang sarili lang iniisip ko eh. Hindi no? Naman. Pero try mo pa rin maging masaya kahit na para kay Edlis lang. Diba? Ano mas totoo lang? Nalulungkot ako para sa ano. Actually, hindi lungkot eh. Mas takot. Natatakot ako para kay Elias. At naman takot? Natatakot ako kung paano ko siya palalakihin sa ganitong mundo. Natatakot ako na dito ko siya palalakihin sa ganitong estado ng mundo. Iba na yung mundong ginagalawan natin, hindi. Iba na. Nakatakot eh. Bilis nang mamatay ngayon. Bilis nang pumatay. Ang iniisip ko, matatawag ba talaga nating maswerte mga sarili natin habang yung iba na yung hindi maswerte, nababaril lang ng ganun-ganun lang sa kalye, namamatay na lang ng walang kalaban-laban dahil sa sakit. Parang ako nahihirapan akong sabihin swerte ako. Nakakahiya. Nakakahiya na maswerte ka. Wala ka nang magawa. Ano ka ba? Alam, feeling mo lang wala kang magagawa, pero sa totoo lang, marami tayong pwedeng gawin, tayong mga maswerte. Ano yun din ang tanong ko eh. Maswerte ba talaga tayo? Diba? Iisang mundo lang tayo eh. Iisang bansa lang tayo. Kung ano yung nangyayari sa kanila, nangyayari rin sa atin, nangyayari rin sa anak ko. Diba? Ako, wala akong choice. Kasi, dito ko kailangan palakihin ng anak ko sa ganitong estado ng mundo, sa ganitong klase ng mundo. Hindi ko alam kung maswerte pa rin yung tawag. Maswerte? Swerte nga. I mean, nalag-uumpi sa'yo yun eh, kapag alam mo na privileged ka. Pero yung question is, what do you do with that privilege? Diba? Kumusta yung ano, yung huling lang. Nasamid ako. May nakaalala. Basta yung huling relief ops yun. Ah, okay naman. Okay naman. Actually, ang dami nagdo-donate. Nakakatuwa. Ang daming gusto magbigay para matulungan yung mga wala. Tapos, yun naman yung importante, di ba? Kung may sobra ka, willing kang magbigay para dun sa kulang. Hindi ka napapagod. Hmm? What do you mean? Hindi kasi ilang linggo yun ang ginagawa yan, di ba? Parang magluluto, magpapak, bibigay, magpapakain, tapos sa susunod ulit, magluluto, magpapak, bibigay, magpapakain. Hindi naman. Actually, hindi. Totoo. Parang hindi mo nararamdaman yung pagod. Hindi, ito walang etos. Totoo. Kanina lang, nagluto ako ng bagoong rice. Sinar ko ngayon. hindi mo napipili. Ewan ko ah, yung kapag, syempre may volunteers kami, sila yung nagdadala ng donation. Kapag nakakatanggap ako ng videos or pictures na makikita mo yung mga recipients, yung ganda ng ngiti, yung iba yung pasasalamat. Akala mo naman,
bahay at lupa din yung binigay namin. O kaya pang 1 month o pang 1 year yung binigay namin. Sa totoo lang naman, isang meal lang or isang bag ng relief goods. Pero grabe, iba yung pasasalamat nila. Pero May, paano pa gano'n pag pag wala na sila sa schedule nyo? Paano pag wala nang ibang nakaschedule sa kanila? May magpo-provide. I mean, kami, tutulong kami hanggat kaya namin tumulong. Siyempre. Pero pag hindi na kaya? May magpo-provide nga. Hindi man kami, may magpo-provide. Sino? Are you questioning my optimism? Tinatanong ko lang kung sino mo. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, okay. Hindi yan. Ano, hindi ko pwede. Hindi ko alam. Tumutulong lang naman ako. Yun. You know what? Okay, please don't get me wrong. Yung ginagawa nyo, yung selflessness mo yan, yung appreciation ko dyan is beyond words. Paniwala ko. Pero hindi lang mawala sa isip ko yung posibleng false hopes na kalakip ng mga pagkain okay. Binibigay nyo. Grabe. Kasi, babe, hindi naman siya sustainable eh. Wow. Diba? So, maiiwan yung tao na umaasa na bukas, may magluluto, okay. Magpapak, magbibigay, magpapakain. O, tapos? Pero ang tanong nga, paano kung wala? Ano yun? Parang ako na yung tumutulong, ako pa yung nakakasama. Ganon. Wala ako. Hindi ko sinasabing masamang tumulong. Oo. Okay, pero yun nga yung pinupunto ko eh. Parang ganon kasi yung sinasabi mo. Ang sinasabi ko lang, dapat tulong lang siya. Di ba? Oo. Yun nga yung point eh, tulong lang dapat. Nagdag. Oo. Kasi dapat may ibang bahala dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng aasa na lang lagi sa kabutihan ng kapwa. Di ba? Dapat meron na nanggagaling sa taas, sa kinaukulan. Eh, kaya nga, yun yung sinasabi ko, Ethan. Habang wala pa, habang naghihintay, tumulong na yung pwedeng tumulong. Yun nga. Ilang linggo na kasi, eh, di ba? Parang sobrang tagal na naghihintay, ano, eh. Ganyan ka naka-pessimistic, totoo. Ganyan ka na. Just trying to manage my optimism. Hindi, totoo naman. Tama ka naman. Okay, isang meal lang yung binibigay namin. It may not matter to you, but I assure you, it matters to that person na itawid namin yung gutom kahit isang araw lang. Yan yung nakakalungkot. Yung gutom kasi, babe, kayang mapunan eh. Diba? Pag gutom, pagkain nakakaalis niya eh. Pag-uhaw, tubig, diba? Kaya lang, paano pag hindi na lang gutom? Paano pag takot na? Paano pag malungkot na? Paano pag galit na? Diba yung mga yan, hindi kayang tanggalin ng pagkain. Hindi kayang tanggalin ng tubig, ng relief ops. Ligpas na yan sa physical eh. Paano pagka yung loob na yun nagugutom? Paano pag kaluluwa na yung walang-wala na? Diba? Nakakatakot. Gutom na nga ang tiyan, gutom pa, pati kaluluwa. Kaya nga, huwag na paabutin doon. Diba? Pero paano nga? Ha? Ang daling sabihin yan eh.
tayo okay tayo. Di ba? Ay, yung iba, paano sila? Paano may taong kayang sumagot ng tanong? Okay lang. Hindi naman tayo dapat ang sumasagot niyan. Nag-away ba tayo? OA. Hilig, ang hilig mong maglagay ng label sa lahat ng... Hindi, parang nag-away tayo. Nag-away ba tayo? Tayo nag-away, nag-discussion lang. Nag-discussion kanina, parang galit ka na yung boses, magpataas na eh. Nagsalita, hindi nagtaas ng boses. Hoy, nauna ka. Kaya ako nag-ano, kakairita. Alam mo, pagka 18 years na kayong magkakilala, kahit mag-discussion kayo ng mataas ang boses or hindi, parang tingin ko, okay lang naman siguro yun. Magkakilala. Ay, gusto mo? O, magkaibigan. Kaibigan. Na, ano gusto mo? Magkaibigan? Grabe, kaibigan, 13 years old pa lang ako. Okay, tagal kang hinintay. Shit, grabe. Tagal ka. 13 ka pala? Naghihintay ka na? Talaga? Wow! Tanga! Soap natin! Kitagal kang identay! Hiling! Ah! At paano ako? Paano tayo? Ah! Ako si Yuri, tanga. So? Niloloko mo lang sarili mo, Yuri. Walang tayo. Hindi magiging tayo! Sige! Sumuko ka! Pakawalan mo to! Pero ihanda mo ng sarili mo. Ihanda mo ng sarili mo. Ano mo pa? Itong nararamdaman natin. Hindi ka na makakahanap ng ganito, Katrina. Hindi ka na magmamahal ng ganito. Handa ka na bang isuko to? Mababa! Handa ka bang isuko to? Kahit tagal kang hinintay, Katsuki Flores, 2002! Galing mo. Eto, sana kaya kong sabihin na masaya ka para sa'yo. Sana kaya ko para sa'yo. Sabi ko na eh. Kasi ito, umasa pa rin ako. Sana ako pa rin. Oh, no, no. Oh, no, no. Who's this? One more chance, 2008. Seven. Ay, seven ba? Oo nga, 7. Love me at my ano worst. Ano ba yan? Masyado na mga ano? Predictable? You had me at my best. At pinariwala mo lang lahat ng yun. And you chose to break. Oy, tangix! Meron pa akong life. Ay, sorry. I just made the choice, boy. And you chose to break. I'll never go far. Eric Santos, ano? Even the sky will tell you that I need you so. I don't get jealous. I've never been jealous. Ngayon lang. Tara, hindi ako kasama dyan. Ibang pelikula yan. Nakakapwisit. Hindi ako yun. Why? Are you jealous? Hindi, no? Wala akong laban doon, Gian. Yun eh. Tama ko doon. Tayo. Nandun ka, no? Nagmahal ako. Nandun ka nung nasaktan ako. Nandun ka nung wala akong matakbuhan. Nandun ka nung kailangan ko ng kaibigan. Nandun ka nung
Kailangan ko lang kausap. Pag binabalikan ko lahat ng yan, minsan, hindi ko na alam kung ano pa tayo. Sino tayo. Pero okay lang. Kasi ang mahalaga yung nandun ka. Yun lang sapat. Sapat na yan. Ano mo ba yan? Wala. Gusto ko lang sabihin. Aww. Iba. Grabe no. Tagal na natin magkakilala. Magkakilala. Hindi, pero totoo. Pero hindi ko rin naman talaga kasi alam kung kilala ba talaga kita. I mean, sino ka ba? Ikaw ba si John Lloyd Cruz? John Lloyd? Si Popoy? Ikaw ba si Idan? Si Lloydie? Ako na, hindi ko rin alam kung sino, sino ba ako? Ako ba si Thea? Si Philbert? Si Tisay? Si Basha? Alam mo yun, yung sila, sila ako, pero parang hindi rin sila ako. Parang ikaw, ikaw sila, pero hindi din. Lahat sila ako, pero hindi rin sila ako. Di ba? Kasi parang, oh, lumaki tayo sa harap nila, lumaki tayo sa harapan ng isa't isa, sa camera, ngayon, Instagram. Tapos lagi natin sinasabi kung maka-judge sila sa atin, akala mo naman kilala nila tayo. Pero, hindi ko alam kung ako lang, o ganito ka rin. Yung, minsan hindi ko rin naman talaga alam kung sino yung ako. I mean, sino ba talaga ako? Diba? Hindi, diba? Ito. Itong kausap ko. Sino yan? Si John Lloyd? O yung totoong ikaw? Sino nga ba yung totoong tayo? Meron bang ganun? Alala ko tuloy yung ano, line ni Basha. Yung... Ano nga yan yung now it all makes sense. Kahit na may nararamdaman akong mali, I chose to look away. I chose to keep quiet. Kasi ang sabi ko, na nagmamahal, naniniwala, nagtitiwala. Sabi ni Basha, o sabi mo? Sabi ni Basha, pero sabi ko rin. Kaya? Wala. Bakit? Bakit?